Ilocano ka ba? Madalas ka bayayain ng tropa para gumala at gumastos? Worst, nasabihan ka na ba na kuripot ka? Yung tipong simpleng pandesal lang at kape ang inilibre mo, marami mo pang beses pag-iisipan? Kilala ang mga Ilocano sa pagiging kuripot nito sa kahit anumang bagay. Katunayan, naging isang malaking biro na ito saan ka man mapadpad. Kaibigan mo, kaopisina mo, at kung sino pa man na hindi Ilocano. Sa videong ito, ating aalamin ang iba't ibang kadahilanan kung bakit kuripot ang mga Ilocano. Pero teka, kuripot nga ba sila? Bago natin ipagpatuloy ang kwentuhan, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel, Katribo, at pindutin ang notification bell para lagi tayong updated sa mga future videos natin. Tara, simulan na natin! Pangunahing hanap buhay ng ating mga Katribong Ilocano ay pagsasaka at pangingisda. Sa Ilocos Sur at Norte, Pangasinan, Nueva Vizcaya, Cagayan at Isabela, karamihan sa kanila ay umaasa sa biyaya ng lupa at dagat. Katulad ng pagsasaka ng palay at mais, alam niyo ba mga katribo, 2 hanggang 3 beses lamang ang pag-ani ng palay sa loob ng isang taon? 4 o 6 na buwan ang guguling oras ng ating mga katribong Ilocano bago pa man bumalik sa kanila ang kanilang puhunan sa pagsasaka at kung minsan, lugi pa sila dahil sa mga kalamidad na hindi inaasahan tulad ng bagyo, tagtuyot, at kung ano pa mang pesteng mga insekto na ikakasira ng kanilang mga pananim. Biruin nyo mga katribo ha, ilang buwan silang maghihintay upang magkapera ulit. Sa pangingisda, hindi araw-araw ay Pasko, ika nga. Merong araw na sagana ang huli at meron din namang mga araw ay halos walang huli ang ating mga katribong Ilocano. Alam naman nating lahat na ang pangingisda ay isang delikadong hanap buhay sapagkat sila ay nakikipagsapalaran sa kalagitnaan ng dagat na kung saan kahit anong dilubyo ay pwedeng mangyari. Sa hirap ng pamamaraan ng hanap buhay ng mga Ilocano, natuto silang magtipid at pagkasyahin ang perang meron sila hanggang sa araw ng ani o masaganang huli. Hindi natin sila masisisi mga katribo kung sila ay mahigpit pagdating sa pera. Sa unang video natin patungkol sa mga Ilocano o Samtoy, nalaman natin na isa ang mga katribo nating mga Ilocano ang mga naunang mag-migrate sa iba't ibang lugar sa loob man o sa labas ng bansa. Mula sa kanilang pinanggalingan, dala-dala nila ang kanilang pagiging masipag sa trabaho at mahigpit sa pera. Hindi sila yung sinasabi nating milyonaryo ngayon, pero pulubi na kinabukasan. Alam nilang pahalagahan ng kanilang pinaghirapan at mas pipiliin nilang itabi ang kanilang pera para sa mas mahalaga pang mga bagay na paggagamitan nito. Kuripot man kung tawagin natin ang mga katribo nating Ilocano, well, alam nila sa sarili nila na wais lamang sila pagdating sa usapin ng pera. Ilocano ka ba? Huwag mong kalimutan mag-like at mag-comment sa ating comment section sa ibaba kung ano pa ang gusto mong malaman patungkol sa ating mga kapatid na Ilocano. Paano mga katribo, hanggang dito na lang tayo. Naway napatunayan natin na ang ating mga kapatid na Ilocano ay hindi kuripot. Paalam!